pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Araw ako po si Amy Buiko at ito ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw kasama ko po ang ating engineer at ang chairman ng Sinag o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, si Casendo Orosendo. So, hello po! Yeah, Amy! Kamusta? Okay naman, Kasen. Kasen, ang tanong ko sa'yo, sa bahay ko po, ano ba yung pinaka-paborito mong gulay? Sitaw. Sitaw, ayan. Ako po, ano, talong na lang, omelet. Bihira kasi kumain ng gulay. Singkang mas, pwede pa din, pero prutas na ayan. Ayaw mong uric acid, ha? Yun po yung karaniwang sakit ng mga magulang ko. Malamang na ano ko din, meron din ako doon. Masakit kasi, lalo na pagka malamig na yung panahon. Diba, ramdam mo na yun. Pero ngayong araw pa, Pastor, kaya ako naman po natanong yun, pag-uusapan po natin yung sigarilyas. Ako hindi ko masyadong kabisado yung sigarilyas eh. Nakikita ko lang sa pagkainan na, pero yung, yung pagtanim, hindi ko talagang anong sigarilyas kung paano. Opo, nagulat nga din ako eh, na ganito pala tinatanim yung sigarilyas. Parang nung nag-iisip ako, ganito pala. Kaya nga ngayong araw, meron tayong mga kasama. Ito na may expert na to, kasi 10 taon na siya nagtatanim ng sigarilyas, no? At siya nga po magpapaliwanag sa atin. Maganda bang negosyo itong sigarilyas? Kasi alam ko po, sigarilyas, nakikita ko lang yan sa pakbet, sinigang. Magandang negosyo sa palengke, oo. Pero sa pagtatanim, hindi ko alam. So, mamaya po kasi makakausap po natin yung ating guest. At siya nga po magbabahagi sa atin ng kanyang istorya kung maganda ba ang negosyo at pagtatanim ng sigarilyas. Yan po ang aabangan ng ating mga kababayan. Ito po ang Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agri Ako Dyan. Casendo, meron tayong makakasama at siya nga po ay taga San Ramon, Florida Blanca, Pampanga. Siya po ay 48 years old na at 20 years na po siyang public official. Siya po ay barangay captain sa San Ramon. Kasama po natin si Cap Ronnie Capulong. Hello po! Hello! Magandang buhay po! Hi sir! Hello po! Magandang buhay! Magandang buhay po sir! Kapitan. Sir, pag-uusapan natin sigarilyas. Eh ito na didinig ko lang sa bahay kubo. 'Di ba? Madalas yung sigarilyas at mani. Ngayon, pag-uusapan na natin. Paano po ba 'tong pagtatanim na 'tong sigarilyas? Saka ano bang variety ang ginagamit niyo po para dito? Actually, yung variety na 'yan, ma'am, hindi yung katutubong na nasama ko po sa naikwento ko na nga kanina sa malayong probinsya po nang galing yan. At binulsa ko lang yung buto. Kasi yung sigarilyas na kwan, native lang, ganito lang po. Eh ngayon talagang mahaba po yun. At yan ang pinakapangunahing binhi ngayon na tinatanim dito kasi nga walang gastos. Nasabi ko nga po na walang gastos, hindi po naniniwala yung kaibigan kong si Mr. Agribusiness na si Paddy Gantenya. Kasi nung pinicture yung mga halaman ko, that was September, nakita niya, ano ba yan, kanya? Halaman na puro kita ako. Bakit mo nasabing halaman na puro kita? Kasi nga, sa second crop lang tinatanim yan.
pag dumidilat na ang palaya sa balat, itatanim mo na yan. Mamumunga yan, mag-uumpisa ng October. Kung magtatanim ka ng January, aani ka ng October. Kung magtatanim ka ng April, aani ka ng October. Kung magtatanim ka ng August, aani ka October to... Kung ngayon ka magtatanim, hindi po siya qualified. Sabi nga nila, ang daming umu-order na binhi. Ayoko namang masira yung pangalan ko na sa tagal kong nanunungkulan. Ayoko man loko ng taong bibili sa akin ng binhi tapos itatanim nila. Hindi naman mamumunga. October po nag-uumpisang mamunga po yung sigarilyas. Parang yung hanging Pasko. So may time, no? October lang. May time po. So, ito ba, no? Ito ba eh? Opo, may time. Pagkatanim ba, ano ito? Ibig sabihin eh, dire-diretso ba siyang magbunga or ilan ba yung ano, ilan ba yung bunga sa isang seeds na tinanim? Ay, marami po kasi depende po sa pag-aalaga mo ni sa pag lumabong po ng ustruya, mamumunga po ng marami. Depende pa rin sa pagtatanim, hindi po tulad ng sinasabi ng mga technician na mamumunga ng ganyan-ganyan. Eh, paano mamumunga kung hindi kulang sa alaga? For example, yung tinatanim namin na ampalaya, yung mestiza, ng US variety, sinasabi nila mamumunga ng ganyan-ganyan kalaki. Eh, yung pinsan ko, yung asawa ng barangay secretary ko, isa din sa magagaling maghalaman, yung sinasabi ng mga technician, masigit pa doon na ipapalabas niya sa gramo at bigat, makapagpatimbang. Depende sa pag-alaga po, ika nga. So yung time, anong best time? Kasi sabi mo, maaga magtanim, February, abot ka rin October. Kung April, October din ang harvest. So ano pagka August, October, November din ang harvest. So anong best time na magtanim nito? Best time po na magtanim niya na June, July. June, July. So July is papatak na ng ulan 'yon. Opo, ladies. Pero kung ang bukid mo napapatubigan at hindi nilulubog, mas magandang itanim sa bukid na hindi na nilulubog kasi nga po, pag ganito na, mapapatubigan mo, ahaba yung ani mo kasi nga may source of water. Kaya kami dahil sa bundok lang po, ngayon dahil nagkabagyo mo din, nabasa ang lupa, namunga na naman. Pero mostly, umaabot kami hanggang, dahil matibay po sa init yan, umaabot kami hanggang April. Nag-harvest kayo from October to April? Opo. Oh, matagal pala. Kaya kitang-kita. Okay, after April, ano na yan? Mamamatay na siya or paano? Hindi po. Yung para siyang, kung aalagaan mo siya uli, kung matibay ang balag mo, parang meron siyang yung parang singkamas. Magkukuhan sa ilalim, pagkatag-ulan na naman, uusbong na naman yon. Pero kami, gawa ng binhi naman, lilipad na naman kasi nga po yung sigarilyas, itinatanim po yan pang second crop lang. Ibig sabihin, kung nagtanim ka ng ampalaya, yung balag mo, yun ang pangalawang kwan mo. Meron kapatid yung sigarilyas, yung patani, they call that lima bin. Yun. Pero ngayon patok na patok dito sa barangay kasi yung sigarilyas, maraming kumikita. Yung sinasabi ni Mr. Agribusiness, totoo po yun. Kasi nga, ako kanina, kumitas ako yung balag ko kasi dahil nga hindi ko kayang araw-araw, kitas ko kasi ng sigarilyas eh. Hindi ko pa matatapos yung kwan. Meron na naman kaya nagkakapatong-patong. Eh, very blessing naman. Talagang tumama sa presyo. And yung ano pala, yung pagtanim nito ba is ano? Pagtanim nito is anong distansya nito?
Yung sa distansya po niya, pwedeng yung 36 inches. 1 meter. Tigta tatlong, kung halimbawa marami kang buto, much better, tigta tatlong buto. Ngayon, kung konti yung buto mo, tigta dalawang buto. So yung lupa diyan kape ano ba? Sandilong ba kayo o ano? Anong klaseng pwede, lupa? Pwede po sa sandilong. Pero mas yung sa buhagag nga, pwede din po doon. Pero mas maganda yung sa lupa talaga kasi yung sandilong minsan during sa buwan ng March talagang tuyo na mainit na yung sandilong, medyo nalalaglag na yung dahon. Nasa pangatlong bunga na naman. Pangatlong bunga. Ano po yung direkta sa buto? Buto tapos ilalagay sa lupa? Tama ba? Ako po dahil talagang direct seed. Direct seed po. Kasi po kami, lalo na ako, maselang sa binhe, kinu-qualified po talaga siya. Pagka yung, for example, yung balag ko, meron akong, kahit mahal yan, kahit isang daan pang kilo niyan, meron akong butas na hindi ko pipitasin, gagawin ko lang binhe. Katulad ngayon, katulad po ngayon, bumaba yung sigarilyas, nasa 43 pesos na lang per kilo, pero jackpot pa rin. Kasi ang sigarilyas, kahit 10 piso lang ang kilo, kikita ka pa rin. Kasi yung isang bundle, 100 pesos na. Kung talagang mamimitas ka ng sigarilyas from 6 a.m. to 9 a.m., yung mga 150 kilos mo, kayang-kaya mong pitasing ikaw na magsasaka. Tapos, from 9 to 11, ibabundle mo yun, kayang-kaya mo pa rin. E di meron kang 15 bundle, 150 kilos, times mo ng 10, may 1.5 ka, ikaw lang, boss mo ang sarili mo. Wala kang gastos noon, yung gastos mo lang, yung dala-dala mong merienda sa ilalim ng balag. Minsan, dahil kaming mga magsasaka, magdadala lang kami ng dialysation, wala pang almusal. Kapi na lang ang kwan, sasabay na pagkatapos habang pagdating namin ng bahay. Kasi mga bandang alas 11, kinukuha na ng biyahero eh. Ang kinagandahan po ng sigarilyas, kahit na tatlong araw yan sa sako, yan pa rin yan, hindi slip, hindi kagaya ng ampalaya. Yung slip, yung malanggota siya, hindi. Opo. Basta wag lang mahangina. Akap, ito ba, no? Kailangan mag-ano ka ng ano? Gagapang ba ito o sa ano lang? Sa baba lang itong bubunga? Gumagapang po kasi nga po tinatanim yan sa balag. Halimbawa, yung ampalaya mo, nagtanim ka ng ampalaya, pagka dumidilat na sa balag, tataniman muna ng sigarilyas para pagkatapos ng ampalaya o patola, sigarilyas ng inaani mo. Eh ngayon, kung kuan ako kasi, ang isang balag, nagtatanim pa ako ng sili sa ilalim para pumipitas ako ng sili sa ibaba. Sa taas, pumipitas ako ng sigarilyas. Intercropping. So, kung maganda presyo ng sili mo, jackpot ka. Pag maganda presyo ng sigarilyas, jackpot ulit. Katulad po nung nakarang taon, 700 yung kilo ng sili. Yung sigarilyas, naka 30 pesos per kilo. Umaani ako ng 13 bundle na 130 kilos na sili. Tapos yung sa sigarilyas, sa isang balag lang po yan, nakakakulang ako ng isang toneladang sigarilyas. Kaya pagka kinuwenta mo sa pili pa lang, umabot na sa ganyang presyo. Isang tonelada sa isang balag ang sigarilyas mo, sir? Opo. Ang daming bunga nun. Ay, nasa kwan yun. Nasa yung isang tonelada na yon, nasa 4,000 square meter. Tatlong kapatapin ko. Walang isang hektare. Ay, walang kalahating hektarya yun.
Kasi nga, ipapasok po yung video ko na hitik na hitik sa bunga yung sigarilyas maya-maya ng konti para makita niya. Opo. Dikit talagang parang nakakita niyo yung pagka-umuulan, yung patak ng ulan, yung ganyang karami ang bunga ng sigarilyas. Parang napakagaling mag-alaga ni Kapitan eh. Saka parang maganda din yung lupa nyo kasi bundok eh. Ay opo, so kung sa yung kasing sigarilyas, hindi alos sabi ko nga hindi namimili ng kwanyan ng lupa basta napapatubigan pwedeng-pwede. Pero gawa ng sa amin yung pangmataasan lang. Umaasa din kami sa ulan pero matibay nga sa init. Sa init. Hanggang Abril umaani po kami. Naglalagay pa rin po kayo ng mga pataba para sa sigarilyas? Yan po ang masasabi kong hindi na po. Hindi na po kami gumagamit ng pataba kasi nga po may abono na nung nagtanim kami ng ampalaya or patola. Kaya neto na po 'yon. Kami po kasi hindi naman nagtatanim ng sigarilyas na sa balag. Pangalawang graphic lang po 'yon, yung sigarilyas. Parang pang-alternate nyo lang sa ampalaya. Opo. Pero minsan mas malaki pa ang kita talaga ng sigarilyas kasi nga sa ampalaya bawat makalawang pitas na nag-aabono ka. 'Yon hindi na po. So Kap, ilang taon na kayo nagtatanim ng sigarilyas? Nasa pang 10 taon pa lang po, sir. Sa 10 taon eh ano naman, ilang beses ka nalugi sa 10 taon? Hindi ka po malulugi sa sigarilyas kasi nga po walang puhunan. Nagtanim pa lang po ng sampal, hindi ka malulugi. So yung binhi mo, ano? Kinukuha mo doon sa tanim mo or paano? O bumibili ko? Yung pong kwan po na yon, hindi ka malulugi kasi nga po wala namang puhunan. Walang puhunan. Ang puhunan mo, kagaya ko, namumunan ako yung mag-aani na lang. Kasi yung balag, sa ilalim ng balag, kaya hindi na ako kwan. Yung padada mo lang, minsan, gumagamit na ako ng makabagong pamamarang, katulad ng i-spray ko lang ng gamot na pampadamo, hindi apektado yung mga gulay. For example, yung gawa ng BASF, yung basta, 800 lang yung kwan nun, i-spray mo lang. O yun lang. Tapos mamamatay na yung kwan. Talagang yun na, kitang-kita na ang kita. Wala na pong gastos yun. Kap, so yung seeds mo, kinukuha mo rin dun sa, no? Dun sa tanim mo? Yung bibi po. Opo, katulad po. Ano yung sineselect? Katulad po yung sinabi ko. Yung sinabi ko po, may butas po akong yung balag ko. Halimbawa yung balag ko. May butas po akong hindi na pinipitasan. Kasi nga, sineselect po doon yung binhing qualified. Kaya marami pong bumibili ng binhi sa akin. Sabi ko, hindi pa ako mag-release. Magre-release pa lang ako sa buwan ng Abril. Pinapatuyo yun sa, no? Sa puno? Opo. Tuyo-tuyo. Tsaka bago ko kinukuhan, sir, dinedemo ko muna kung ano yung magtatanim ako, for example, sampo. Kung ano yung kwan doon, yun na yung, alimbawa, walo, sampo, tumubo, walo. Nasa 80% germination yun. Quality po talaga. Kasi sa panahon ngayon, kami mga magsasaka, kung yung mga lumang panahon pang ginagawa mo, may iwan ka talagang dapat sa model farm talaga. Model farm. Doon sa yung mga ano, sineselect na binhi, anong mga tinitignan mong qualifications bago mo masabi na ito yung gagamitin kong pangbinhi ulit? Yung pong ugis siya, yung bilog, tsaka yung ilalabas yung, sige na, yung kotili doon niya, doon ko binabase. Kinaklarify ko kasi pagka nasa rest house ako, pagka kinuha ko na yan, sa bilaho, tinitignan ko na yan. Tinitignan ko na po. Pinipilian. Opo. Tapos,
Halimbawa, for example, nang nasa isang gatang yan, isang gata, kukuha ko ng 10 doon. Tapos si itatanim ko kung ilang germination noon. Oh, so talagang dito sa inyo, blessing din na nakakuha kayo ng buto at galing doon sa buto na yun, nagtuloy-tuloy na yung pag-ani mo sa sigarilyas. Kaya talaga wala kang gastos. Opo, kaya kung itong barangay namin nasa malayong bayan ng Florida Blanca, kung makikita yun po yung bahay dito, yung mga bahay-bahay, hindi naman mapag-iwanan sa ibang barangay kasi nga, yung kalidad ng lupa, talagang maganda po yung sigarilyas nga yung naging, katulad nito, yung naging pangunahing pangkabuhayan ng mga magsasaka ng Barangay San Ramon. At saka yung mga katutubo. Tama ba ako ng pagkaunawa ko? Itong barangay mo ngayon ay sinusuportahan mo, pali binibigyan mo sila ng binhi na galing sa'yo, na galing dun sa puno mo, tama ba? Hindi na po. Kasi nakapag-breed na rin sila ng mga binhi nila. Nakapag-breed na rin, nakagawa na rin sila. Oh. So, yung barangay mo is parang sabihin natin, karamihan dyan, ang tanim talaga is sigarilyas. Opo, itong mga buwan na to, tsaka yung isa pa, meron pang isang variety na pangkabuhayan dito. Ito, itong secretary ko, pangunahing kabuhayan nila, yung patani. Patani. Maganda, mapag-usapan din natin patani. Yun ang pinaka, yung patani ngayon, nasa 120 per kilo. Uy! Ganda wala rin sa sigarilyas. Sigarilyas is 43 lang kanina, ha? Yung patani po kasi, yung patani, ma'am, pagka mas mahal yan, pagka yung matanda na siya, kung bawa yung pata ng baboy, yung matanda, yun ang ipalalambutin mo, lalagyan mo ng pata, tsaka kamatis. Yan ang paboritong-paborito ni Congressman Mikey Macapagal-Arroyo. Oh. As anak ni Congresswoman na ni dating Presidente Gloria. Opo. Yun ang paboritong-paborito niya. Pagka nakita na kami ni Pong Mikey, paliba sa pangmasa din ang dating ng congressman namin. Oh, Romy, may dala kang patani niyan. Magluto na tayo. Kanya, yan ang paboritong-paborito na po. Niya po. Tapos, yung sinigang na patani na may patang kwan, yung saugno na gulay na patani, meron pa rin sigarilyas. Kasama pa rin doon. Oh. Kasama pa rin. Sayang, kung makakapasyal lang sana kayo dito, matitikman nyo yung kung paano namin specialty namin mga Barangay San Ramon po yun. Kung nga po, sayang may Omicron pa kasi. Pero kung wala, nakalibot na. Ito na mga aking konsyala na to, hindi ko pa, kwan, sabi ko nga dahil nagmahal din ng gulay, ano ka ba naman konsyala, nagluto ka ng pansit, sinaugan mo, sigarilya. Eh nung natikman ko naman po, okay na okay pa rin pala. Oh, pwede pa. Kasi para siyang sitaw eh, no? Opo, opo, totoo po yan. Parang sitaw talaga. So, anong timing ang pila maganda mag-harvest? Kanyari, nagtalim ka. Anong time? October po talagang pinakamahal ng sigarilyas. Magkano po yung presyo? Pinakamataas na presyo? Yung pinakamataas po. Sa tanong pagtatanim ko ng sigarilyas, pinakamataas na kuwan ko, 110. 110? Isang kilo? Oo po. Yung isang kilo nun magang, maraming na po. Oo. Kasi parang ano lang din yun, parang papel lang ang ano nun eh, ang bigat nun, di ba? Aga. Magang. Eh, pag bumili ka sa palengke, naka-rubber band yun eh, di ba? Tapos ang pumpiso, gano'y iaabot sa'yo. Katulad po nun, yung nakabandel, yung tinataling sigarilyas, 43. Sabi ko nga, nagbalat kayo akong bumibili ng sigarilyas, magkano ba ang tali? Eh, sabi nila, 20 daw ang tali. Eh, kinukwento ko yung isang kilo, mahigit sa 200 kilo. Eh,
sabi ko, dahil nga po ang pagkabuhay ng mga namimili din, eh ako kasi binibigyan ako ng bagsakan center sa Bulacan, yung bagong bukas doon, sa may kuwan. Sabi ko, hindi ko masikaso gawa ng punong barangay po ako ng barangay. Kahit marami tayong gulay, mas gusto ko ng kinukuha na lang dito sa bahay kasi nga punong barangay po tayo. Opo. Maano din sa schedule. Pero sir, ano ba yung ano, sa kayo na pa tayo pinag-uusap tungkol sa kagandahan ng ano ng sigarilyas. Ang tanong ko naman, meron ba mga sakit na tumatama dyan para masolusyonan natin? Paano ba yung ano, may mga insekto ba, peste, ano ba yan? Meron po. Aphids at saka langgam. Ah, langgam? Opo, eh ako naman, yung pagkalanggam lang ang langgam lang, magbibiro ako sa mga katutubo kong pinaupang manggagawang namimitas. Kung langgam lang, huwag na nating ispray yan. Kumuha kayo ng isa, pilayan natin, tapos pakawalan natin. Sabihin mo sa mga kasama mo, huwag na kayo. Pag pumunta dito kayo, mapipilay din kayo. Pero joke-joke lang po. Yung pang-spray lang po doon, madam, kung lang po, yung pinakamumurahing gamot, aphids lang eh, dumidikit po yun eh. Pagka hindi mo na-control, pero minsan wala, katuloy ngayon, hindi naman ako nag-spray. Wala nang paminsan-minsan lang yun pagka nagtanim ka malapit sa mga mangga meron. Oo, manggahan kasi. Malanggam talaga pag may mangga. Kaya nga yung sigarilyas at patanay, walang chemical po yan, hindi na-spray. Kaya yun ang kaya po yun ang gustong-gusto ng kaibigan kong congressman. Hindi na-spray, walang chemical po. Opo. Ginagawang pork and beans ni kanya pagka yung sa patani, sa kwan, kukuha na siya ng tasa niya, yun lang ang kakainin, hindi lang kakain ng kanin. Oh. Yung sigarilyas at saka patani. Sir, sa ating pagbabalik, tatanong ko sa'yo, mataas ba sa uric acid itong ano sigarilyas? Kasi parang beans din yan, di ba? So, pag-usapan po natin yan sa aming pagbabalik. Ito ang Agree Ako Dyan. Agree tayo. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Kap Roti. Pinag-usapan po namin ang sigarilyas. Ayan, Kasendo, and may iniwan akong tanong no kay Kap Roni. Yun nga, sa uric acid kasi beans yan. So, alam mo naman, pagka mga munggo, mga sitaw, eh pagkakain mo, sumasakit na yung mga kasukasukan, yung mga tuhod. Ito bang sigarilyas, Kap Roni? Ganun din ba? Hindi po totoo yan, ma'am, kasi bakit ako sa tagal ko nang kumakain? Hindi po totoo yan. Kahit magtanong kayo sa umahabol ng Vice President ngayon kay Dr. William, hindi ito daw yun na yung pagkakuan. Yung ibang variety, kasi hindi naman siya, hindi naman, gulay pa rin, hindi naman buto. Although meron pa, alitan lang siguro. Konti. Mm-hmm. But yung matandang chewing kong taga nag-migrate sa Amerika nung dumating siya dito, yun ang gustong-gusto niyang matikman. Sabi niya nung kabataan daw niya, maliliit pa yung sigarilyas. Paano humaba ng ganun daw? May haba na, no? Haba. Kumbaga dati, sa isang sigarilyo, ngayon tabako na. Opo, humaba na po. So, ano ba yung mga iba pang health benefits ng sigarilyas? Eh, kung sa katawan ng tao, hindi ko masasagot yan. Basta, ang kita lang ang alam ko eh. Pero, paborito kong gulay ang sigarilyas, hindi yung benefit sa kwan, ulam talaga. Hindi ko alam na hindi ko maalam yung benefits ng kwan. Nabanggit nyo kanina na ang sigarilyas po ay hindi katulad ng ibang gulay na mabilis malanta o lumambot, no? So pag kay-listore natin, sabi mo 3 araw kahit nakalagay sa sako, hindi nagbabago. Tama ba, sir? Kahit 1 linggo. Kahit 1 linggo? Opo. Nung nagmurang sigarilyas, sumabot ng 5 piso, kumani ako ng may 3 toneladang sigarilyas.
Halos hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Isang linggo na, yun pa rin. Yun pa rin. Basta hindi nahanginan. Hindi siya parang press pa rin. Ano, paano ang storage mo noon? Nakalogay lang sa loob ng sako? Eh di ba ang sako mainit yun? Hindi po, yung sakong, hindi naman yung sakong pits lang. Okay lang po. Hanggang limang araw, pwedeng-pwede pa. Basta hindi siya nakalabas, hindi exposure sa araw. Nabanggit din po sa akin kasi doon ni Caproni na meron silang mga indigenous people dyan sa, syempre, Pampanga yan, no? So, bundok na po. At ito yung sigarilyas po, parang nagiging ano na rin sa kanila, livelihood program. Tama ba, Cap? Opo. Yung mga katutubo po na walang pangbili ng balag, sila po nagdadirect ng tanim na sigarilyas lang. Paano po nila ginagawa yan? Ang mga katutubo, ganito po yan. Magtatabas sila ng kagubatan. Tapos yung mga puno na tumatas, tataniman nila ng sigarilyas yan para gagapang. Tapos hindi sila gumamit ng plastic. Sa panahon ng harvest time, ang ginagawa nila, meron silang hagdanan na lang kinukuha nila. Pataas. Opo, ngayon, pagka nakikipag-arawan naman sila sa akin, kasi kailangan ng patabang upan. Sasabihin ng kumari kong katutubo, Kap, pwede bang ang sahod mo na lang sa akin, kung po pwede, isang salog na bigas na lang at saka kape, yung sobra pa nun, bigay mo na lang ng abono para may pampataba ako sa mga sigarilyos kung tinanim sa mga pulong pakoy. Ganun po yun. Tinatanim sa, direct nilang itatanim sa may yabong na punong tumboy. Yun. Hindi na sila gumagamit ng ano. Really? Katulad po ng kumpare ko, nung ano bang araw ngayon, nung linggo, umaling siya sa mga tinanim niyang sa mga punong kahoy. Naka may itanim na bundle siya. Anim na bundle. 60 kilo. O, itay mismo sa... Pero ang kuwas nila nun, nasa... Kung paano na eh? 43 ngayon. Nasa 47 pa. 47. Taas pa. Kaya nga sabi niya, ay, dahil pandagdag kabuhayan ng mga katutubo, nagpapabili na sa akin ng plastic, magtatanim na daw siya ng sa susunod, tsaka nagpabili na sa akin ng isang sakong abono para sa susunod na taniman, hindi na siya mangkukan ng abono sa akin. Mahingi na abono. Oo, maganda yun. Kasi, di ba, sa kanila wala ng trellis, eh magkano din ng puhunan para po sa trellis? Ay, katulad ako, gumagasos ako ng mga isang balat ng 50,000. Sa kanila, direkta na sa puno ka, Sendo. Malaking tipid yun. Malaki. O, dili kaya naman yung mga katutubo. Kasi hindi naman maselang yung mga sigarilyas ang ginagawa nila. Yung mga iba, uukay nila yung puno ng kung saan sila magtatanim. Tapos, manguwas sila ng mga animal manure. Yun na yung lalagay nila. Mataba. Yung nila ilalagay kahit hindi na mag-abono nun, medyo mataba-taba ng lupa no, na pagtataniman nila. Ganun po ang ginawag-gawa ng mga katutubo. Ang galing. Bali, most of nagtatanim nito malapit sa bundok ba? Or sa plain, ano lang, plain area? Sa bundok po talaga, sa bundok. Ah, okay. Pwedeng itanim yan sa bukid na hindi nilulubog para nga mapapatubigan mo siya. So parang wala naman siya ano, requirement para dun sa height, hindi katulad ng mga kape. Ay, wala. Kataon lang na nasa bundok kasi kayo. Bundok ang location. Wala po. So paano ang bentahan nyo yan? Direkta na sa inyo pumupunta o hinahatid nyo sa palengke? Paano ang bentahan ng sigarilyas ngayon? Ako po kasi dahil hindi ako nangungutang sa mga sakadora, ang ginagawa ko, alas 3 sa alas 4 ng madaling araw,
may tumatawag na sa akin kung sino ang mas mataas ang bidding. Doon ko binibigay. Pero may regular akong binibigyan. Halimbawa, kayo po, regular kitang binibigyan. Tapos si Kuya, hindi ko siya regular na binibigyan. Ikaw namimili ng 40 pesos per kilo. Siya, 45 pesos per kilo. Ang gagawin ko po, bibigyan pa rin kita. Pero mag-ipagtapatan ako kasi nga, ako, yan ang kabuhayan namin. Nagbuha ako. Kung sinong nakakataas, kung naka-ani ako ng, for example, yung ani ko, kalating tonelada, bibigyan kita ng 200 kilos, 300 kilos ang sa kanya. Kasi huwag kang magtatampo kasi yung 500 taas, 1.5 na yon. Yung sa 300. Pero bibigyan kita kasi nga suki kita. Oh. So parang kayo na yung ano, parang nasa inyo yung control dito sa presyuhan. Opo. Kasi yung opo, iba, yung middleman yung nagpipresyo eh. Opo. Ay, sa akin hindi po pupil. Pagka nakasakadora ka, ganyan. Kaya ang ginagawa ng mga iba, pagka katulad sa iba, ang kuha daw nila kanina, 43, nasa 31 lang. 31 daw. Eh, ang ginagawa ng mga magsasaka, bibigyan pa rin yung sakadora, pero maloko minsan. Hindi nila lahat binibigay sa sakadora kasi nga malayong malayo. Ganun po. Pero, opo. Tapos, i-smuggling, ganyan. Smuggling ang tawag dito. Siyempre, malayong malayo. Pero kung halimbawa, sabi ko nga, kung mga 5 piso lang ang difference, mahirap din ang namumuna. Tako. Apo. Sir, bago po tayo mag-iwahe ulit sa ay Caproni, ano po ba yung masabi nyo para sa ating mga kababayan na gusto naman po subukan itong sigarilyas? Actually po kanina, yung mga nagsesyon kami dahil nga binibita kong mag-guest ako sa inyong programang mag-agreean tayo. Sabi nila, naku, baka bandang huli niyan magmumurang sigarilyas. Kasi ay, dami. maraming magtatanim ng sigarilyas, maraming bumibili ng binhi sa'yo. Eh sabi ko, hindi naman ganun, parang ang palayayan ka ako. Swerte-swerte yan, hindi lang tayo ang anak ng Panginoon na kakain. Pabayaan natin sila. Eh, masasabi ko sa mga pagiliw nating talapakinig ng ating programa mag-agreean tayo, sa sigarilyas, kitang-kita ang kita. Sigurado ang kita. Sigurado po, ma'am. Kaya kitang-kita din naman po sa inyo na maganda ang kita. At totoo si Kasendo sa inyo kasi parang wala kayong problema sa bukit eh. Oh. Ay, alam niyo po ako, pagka sa barangay, nai-stress ako, pupunta na ako sa farm. Pagka pumunta ako ng farm, makikita ko na yung mga katutubong nagpapastol. May dala-dala akong 20 pesos. Mamimingwit na kami. Tapos magluluto kami ng yung inuli nilang isda na iluluto namin sa buo na sinaugang sigarilyas. Walang na yung buwan ko noon. Matanggal na yung stress. Ganun po ako. Hindi ako nagpapakakpan sa stress. Opo. Kita naman po, kayang-kayang magdala. Ayan. Sir Caproni, maraming salamat po. Isa po kayong inspirasyon. Nakakatuwa ka dahil napagsasabay niyo po ang pagsaservisyo publiko at the same time yung pagtatanim po. Isang magandang ehemplo po yan para sa ating mga kababayan. At natutuwa po ako kasi ngayon ko lang talaga na dinig itong sigarilyas Kasendo, no? Alam lang natin eh. Pakbit nga lang yung kilala ko eh. Kakasinigaw. Isang napakalaking bagay po yun sa mga ibibigay nyo ng allowance ng mga anak nyo nag-aaral. Yung po ang programa ko sa gusto kong mangyari dito sa bayan ng Floride Blanca, yung gulayan sa barangay. Ay, opo. Napakaganda pong programa niya, lalo na po ngayon na pandemic at karamihan sa atin ay naka-quarantine. Maganda po na meron tayong ganitong klaseng programa, pambahay lang, may pagkain. Opo. Tama po yung pambahay po. Opo, ini-encourage ko po yung mga magiliw nating
taga-subaybay ng ating programang Agrian tayo na ganun ang gawin. Para malaking tulong po yan. Isipin nyo, magkano ba ang gulay? Although, sinasabi ko po yun, siyempre, pagka nagtanim na sila, bababa ang, hindi po iniisip yung negatibo, yung makatulong. So yun, ma'am. Opo. Kaya nga po, Kap, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. At marami po kami talaga natutunan sa inyo. Kasendo, thank you din po sa pagsama at sa ating mga kababayan. Isang kaalaman na naman tungkol sa agrikultura ang ating napag-usapan. Ang sigarilyas nga ay isang tropical vegetable at ito ay magandang pangnegosyo. Dahil ito ay makakatipid ka sa puhunan at hindi madaling makakalanta. At sa ating guest, Kap Ronnie, maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito ang Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan.